Lolo, good morning! Good morning! Good morning sa inyong lahat! Good morning, Samsam! Good morning! Good morning! Okay, kung nakikita ninyo na andito kami ngayon, nagduduyan, malapit po kami sa highway. Andito po ako ngayon sa kanila, sa pamilya ni mama ni Samsam kasi yung lolo niya po ay namatay. At dahil sa ngayon ng libingan niya, kaya andito ako ngayon. So ito yung mga ano namin, itong mga ginagawa namin ni Samsam. Nagbi-video lang kami and kasama niya ako. Medyo may sipon siya. Eh, kailangan ko rin mag-ingat kasi mabilis lang din akong mahawaan at lagi akong nahahawa minsan kay Samsam. Eh, Samsam kasi mabilis din magkasipon. Ako naman, mabilis din mahawa. So, ingat-ingat lang po tayo kasi kahit konting sipon lang, eh minsan pag nagpapa-check up tayo, ha, no? Ang ginagawa din ng iba ay namamansamantala. Diba? Minsan, kahit wala ka namang COVID, ang ginagawa nila, magka-COVID ka. Sasabihin, positive. So, nakakatakot ang magpapa-check up minsan. Kasi isipin mo kung wala kang pera. At isa pa, emotionally, medyo hindi mo kaagad matatanggap din yung mga ganun. Tsaka gastusin mo rin yun. Okay lang sana kung libre, diba? Eh, kasi hindi rin libre. Kaya naminsan lang yung iba, natatakot na talaga magpapa-check up sa mga hospitals. Kaya gawa nga din ng wala rin igagastos kung malalaman lang positive. At yung iba naman, naminsan, mas pipiliin pa rin nila ang manatili sa kanilang bahay. Kumbaga, home remedy na lang yung ginagawa. So, kung mga ganun-ganun lang na mga simple, ramdam mo naman eh kung okay ka eh. Eh, pag hindi na masyadong ano, okay, mararamdaman mo din na hindi yun ng normal na mga lagnat, sipon. Dahil sa panahon natin ngayon, nandyan tayo, nandito tayo ngayon kasama si pandemic. Ganun. So, kapag hindi na tayo masyadong okay at hindi natin kakayanin yung nararamdaman natin, mas maigi pa rin ang nagpapa-check up tayo sa ating doctors. And malalaman natin kung ano yung mga dapat nating hakbang at gagawin din sa ating mga sarili. Una-una kasi kailangan natin maging healthy dahil wala naman tayong ibang kayamanan, di ba, kundi sarili natin. So, yun na po. Lagi po tayong mag-iingat, sumunod sa mga protocols and distancing. So, sa amin naman, dahil nag-iisang bahay din kami ni Samsam, isang plato, kumbaga. Eh, wala nang distancing. No need distancing na. Kasi, sino bang mag-aalaga sa kanya? Diba? Eh, babe, bata pa to. Hindi naman siya as in baby. At saka may kapatid din siyang baby. So, ganun. And, hindi naman yung super lala na sipon. Yun. And, ngayon, mamaya, mga 8:30, Pala guys, ililibing na yung lolo ni Samsam. So, ako naman, uuwi dun sa bahay namin. Kasi, yung mga baby ko dun na mga dogs, ay baka gutom. Okay? So, kung nakikita nyo, actually talagang naririnig nyo yung mga, ng mga sasakyan. Guys, ng lubot. Mahulog ka. Anong ginagawa namin? Nandito kami ngayon, malapit sa highway. Kasi wala naman din kaming ano doon. Kung magagala-gala lang kami ni Samsam. Na dalawa kami. So ito, tinatanong ko siya. Kasi taga dito mama niya eh. So tinatanong ko siya kung kaninong bahay. Eh alam na niya kung kaninong. So ito, nagduduyan kami. Nakita namin yung duyan. Dito muna kami. Sabi ko, dito muna tayo. Upo tayo. Kaya yan. Okay guys, see you mamaya ha. Wait nyo kami. Woo! Ah!